Kay Lalagari Pangulong Duterte, si Agriculture Undersecretary Bernadette Romulo Puyat bilang bagong Tourism Secretary. At kasulito ng pagbibitiw sa pwesto ni Juan Dateo sa gitna ng kontrobersya sa 60 million peso ad placement deal ng DOT. Makakausap po natin ngayong umaga si bagong Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat. Secretary, good morning. Good morning, Igan. Igan, USEC pa lang ako ngayon. Oo. Oh. So, USEC pa rin. USEC pa rin. Okay. Oo, USEC pa rin. Congratulations, ha? Thanks, Igan. Paano mo nalaman to at anong reaction mo? Ano naramdaman mo? Actually, kasi kahapon, may meeting po kami with the President sa Malacanang. Mm. Pero ang pinag-uusapan po namin was agriculture. Okay. Trabaho, kasi normal trabaho, tapos pinag-uusapan namin about agriculture, tapos biglang, binanggit niya bigla na, uy, alam mo bang, narinig mo na bang nag-resign si Secretary Teo? Tapos sabi ko, oo nga, na nabasa ko. Uh-oh. Tapos sabi niya, gusto mo ba? Kasi, bagay sa'yo, your credentials speak for yourself, Ang tagal mo na sa DA, magta 12 years na kasi ako sa DA. Opo. I think it's about time, sabi niya. Mm-hmm. Tapos parang ayoko maniwala. Sabi ko, hindi. Niloloko mo lang kasi pinag-uusapan namin agriculture eh. Opo. Tapos biglang, parang nung sinabi niya casually, ayoko maniwala. Sabi ko, hindi ako naniniwala sa'yo. Sabi ko, kasi di ba mapabiru kasi yan eh. Tapos sabi niya, hindi. Tapos nung pumasok kami sa kabilang kwarto, nandun si former Senator Serge Osmeña. Tapos sabi niya, Serge, I want you to meet the new DOT secretary. Mm-hmm. Tapos ayoko pa rin maniwala. Tapos si Sapbong, dalawa sila dun, si Senator Serge at si Sapbongo. Opo. Sabi ni Bongo, ma'am, congratulations. Mm-hmm. Bagay sa'yo. Tapos ako parang, hindi, ayoko maniwala. Parang feeling ko niloloko nila akong tatlo, honestly. So, ayokong isipin. Tapos until sa Facebook post ko, mahilig kasi ako mag-post ng pagkain. Nag-comment si Sapong doon na congratulations, ma'am. So, sabi ko na ako, totoo na nga ito. Mm-hmm. Doon na ako nagwala. Tapos narinig ko, siya na yung nagpo-confirm sa mga reporters. So, anong naramdaman mo? May agam-agam ba o... Overwhelmed. Kasi hindi ko siya expected. Mm-hmm. I didn't expect it. Kasi parang napakabilis. Kasi pinag-uusapan lang namin agriculture, NSA. Tapos biglang nabigla ako. Mm-hmm. So, syempre may overwhelmed. Pero at the same time, matagal na namin naman kasing kapartner ng Department of Tourism. Marami na kasing projects with the Department of Tourism. Mm-hmm. So kung yung trabaho, parang patuloy lamang, pero except hindi lang limited to food, but syempre, pag sa agri, pinopromote namin yung pagkain, mm-hmm. Culinary tourism, farm tourism, agri tourism. Pero yun, so hindi naman bago ang trabaho. Syempre, dagdag lang, hindi lang pagkain ang pinopromote namin. Oo, at naniniwala kang malaki ang swerte sa'yo ng Espasol. Oo, nakita mo. Oo. Kasi ang sarap-sarap ng lettuce Espasol na yan. Mahilig talaga ako kumain, Igan. Super. Kaya nga. So, alam mo yung mga post ko, lahat pagkain, or kung maganda yung view, I think makita mo sa Facebook yung ano yun, sa Palawan naman yan. Kasi ang ganda-ganda talaga ng bansa natin. Okay, pero... Pero, USEC, no? Ang pupuntahan mo, may iniwang kontrobersya, yung 60 million peso ad placement ng DOT sa kapatid ng dating secretary. So, ito ba magiging prioridad mo na medyo linisin muna dito ang DOT? Ang bilang lang sa akin ni Presidente when he said, when he offered it and then I accepted, sabi niya, congratulations, ang gusto ko lamang ay huwag walang corruption. Yun lang sabi niya. Ano po? No corruption. No corruption. Oo. Okay. Tapos sabi naman niya sa akin, alam mo, Berna, yung pamilya mo, Romulo, Igan, close ka sa tatay ko. Mm-hmm. Ang tagal na ng tatay ko na nasa public service, walang maganda yung reputation. Okay. And I've been in public service for 12 years. So parang, yun naman ang sabi ni Presidente sa akin, sa tagal mo na sa gobyerno, nasa DA ka pa, tatlong presidente ka na,
walang bahid ng korupsyon. So he was confident na ipapatuloy ko yun. Okay. Meron ka bang plano na siyempre magkaroon ng mga pagbabago sa ilang mga makakasama mo sa DOT? I'll see first. I will see first kasi yung mga iba baka naman din ayaw rin naman nila ako katrabaho, di ba? Malay mo, di ba? So, tingnan ko muna. Ayoko munang I'll see first pag sa pasok ko. But I don't want any more, not too many changes, syempre. Kasi marami rin naman doon nakasama ko, nakatrabaho ko na with the DOT, career naman. Okay. At napaka-professional ng mga tiga-DOT. Napakagaling. I've been working with them for the past 5 years and they are all professional. Yung mga career, napakagaling. Isa sa lagi kayong magkatuwang ng DOT ay yung Madrid Fusion, yes, Manila. Madrid Fusion, yes. So ito malapit sa puso mo. Eh medyo muntik na ito madiskaril pero mukhang matutuloy na uli ngayong taon. So actually, oo. Kasi ang Department of Agriculture dahil pagkain, kami yung major sponsor ng Madrid Fusion. Oo. Nagsimula ito noong 2015. At pinromote namin yung mga ingredients natin from Luzon, Visayas at Mindanao. In fact, ang hindi alam ng mga tao, noong 2015, yung, kasi tatlong araw yan eh, yung third day, we promoted the food and the ingredients and the food of Mindanao. Uh-oh. Alam mo po sino nag-donate ng lahat ng ingredients namin from Mindanao? Si Mayor Duterte. Okay. He was still mayor kasi naniniwala siya that a great way to promote a place is through their food. So noong 2015 and 2016, si Mayor Duterte, at the time, he was so very supportive of Madrid Fusion. Yes. Noong 2016, sinuportahan din niya. Okay. At 2017. Okay. So ito, to be fair naman, nung dahil major sponsor kami, sumulat na ako kay Cesar Montano sa TTB. Kasi kailangan po malaman kung tuloy talaga or hindi. Kasi nabasa ko nga na hindi tuloy. Okay. Pero I needed an official statement. So sumulat naman ako sa kanya. Kasi, di ba, mga budget namin, kung hindi matutuloy, kailangan namin i-realign. Okay. Tapos, to be fair to Mr. Montano, yung may OIC siya, sumulat, tapos sinabi naman na tuloy. Okay. September, basta this September. Okay. So, nakakatawa nga yesterday, sumulat ako yesterday morning sa kanya ulit, nagtatanong ako kung sino yung organizer at saan yung venue. Nagtatanong ako kasi kailangan po malaman siya para pagplano ng budget namin. Okay. Ito pa, isang inaabangang tutuloy, yung Miss Universe pageant. Hindi ko pa alam kasi kung bago pa lang, I will see muna pagka nandiyan na tayo. Titingnan natin kung how far they've been sa they've gone sa commitment. So titingnan muna natin. Ayoko muna magsabi kung tuloy or hindi. Gusto ko lang titingnan ko muna kung ano yung mga projects ng Department of Tourism. Kasi I'm sure alam mo marami naman kilala ko from the DOT. They are very very professional. Magagaling naman talaga sila. Okay. So syempre ang 'di ba iga ng ang exposure ko puro pagkain. Syempre I want to be open also to other things. Kasi syempre ang Pilipinas food and 'di ba? Ito pa yung ano, nako rehabilitation ng Boracay, isa pa 'yan. Pero ang pagkaintindi ko, dito nagsara siya ng about 2 weeks ago. Okay. Ang nagmamahala dyan ngayon ay DILG at saka DNR. So, hintayin ko na di, I will leave it up to them to decide kung sabi nila 6 months. Or can we see? Siyempre, we will leave it up to their judgment. Okay. Ngayon bang araw na ito, doon ka na sa DOT papasok? Hindi. DA pa rin ako. DA ka pa rin. DA pa rin ako. Oo. Siyempre. So, okay. kailan ka official na pupunta doon sa DOT office? Hindi ko pa alam eh. Hanggang siguro pag may oath-taking na, doon na lang muna. Parang anyway, ang dami ko pa namang trabaho sa Department of Agriculture. Okay. At diba, marami, hindi ko naman pwedeng bitawan. Ang dami-dami pa naman. Agad-agad. Hindi naman. At saka, Igan, I've been in the DA for 12 years. Siyempre, nakatulog ka na ba? Ang first love mo. Nakatulog ka na ba ng maayos? Hindi, puyat ako. Talagang puyat ako. Oo, hindi pa talaga. Pero alam mo, ma-insomnia ako talaga. Pero ngayon, medyo walang kiel ang tumatawag. At saka ako parang medyo gulat ako. At saka, well,
Hindi pa nagsisink in ngayon. Okay na. Hindi pa nagsisink in talaga. Kasi hindi ko expected eh. Hindi ko hinanap, hindi ko hininge, biglang binigay. Ah, okay. Good luck. Eh, wala ka namang kapatid. Thank you. Wala ka namang kapatid na may TV program, no? Wala. Kainis ko talaga. Hindi naman. Hindi. Gusto ko lang, ano, para malinis ang simula mo dyan. Talaga, Igan. Oo, wala naman. Wala okay. Oy, good luck, ha, Secretary. Thank you, ha. Oo, ingat ka. Thank you. Okay. Salamat, salamat. Bagong Turismo Secretary Bernadette Romulo Puyat.